sa mga huling araw bago magpare ang isang diakono. Kaya po kami papasok sa bahay ng Seklusyon para pumalayo sa tukso. Alam ko po. Tama. Pero kung magbabaon ka ng maruming konsensya, walang magagawa ang mga dingding at kisame para protektahan ka. Napakahirap magtagumpay kung hindi mo tanggap ang iyong mga kasalanan, Miguel. Kaya uulitin ko, wala ka nang nais pang idagdag? Natitiyak mo bang buo na ang loob mo? Sigurado po ako, Padre, na tinaalay ko yung buong pagkatao sa Diyos dahil alam kong gagabayan niya ako sa bawat kilos ko. Napatawad na ang iyong mga kasalanan. Umayo ka at maging mabuting alagad ng Diyos.
May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Kamusta ka, Angela? Mabuti naman po. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ko man nila sinasaktan. Dito para sa mga gustong pumasok. Para sa mga gustong lumabas. Seklusyon. Alas 6 ng umaga ang gising. Alas 7 ang agahan. Bawal magingay. Bawal magsalita. Bukod sa oras na sama-samang pagdarasal ng orasyon, bawal patayin ang mga ilaw. Naiintindihan mo ba kung bakit ka nandito? Wala ka dapat makita. Marinig, maamoy, makausap. Dahil yon ang simula ng pagtawag ng demonyo. At huwag pumasok sa isip mo na madali dito. Marami ng diakono ang hindi nagtagumpay sa kanilang seklusyon. Intindi ako po. Pwes, bakit ka talaga nandito? Baka pong malapit sa Diyos. Bukas ang simula ng pag-ayuno. Lumbas ka kung handa ka na. Saan mo pinto?
Aba, nakabalik ka na pala. May mabuti naman. Mas bagay ka dyan kaysa sa digmaan. Anong tingin mo sa bata? Musmus pa lang si Angela. Hindi niya naiintindi yung ginagawa sa kanya ng magulang. Sa madaling salita, hindi ka kumbinsido. Umayawasan hindi magdala. Buksan mo ang isipan mo, Padre. Kahit sino'y pwedeng tawagin ng Diyos na manilbihan sa kanya. Kahit pa isang musmus na tulad ni Angela. At huwag mong hayaang sirain ng digmaan ang pananampalataya mo. Señor, y bendice los elementos que vamos a recibir por tu verdad, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre de Padre, Espíritu. Magpakilala kayo sa isa't isa. Bukas, hindi na kayo pwedeng mag-usap. Ako nga pala si Marco. Kamisan ang taon. Ako si Carlo. Ang nasa ng Antonio. Ako pala si Fabian. Mula sa bahay ng Teresa. Miguel. Bahay na San Jose.
siguro ang dahilan niya. Hindi ko alam, pero nawala ko, Madre. Nag-aalala lang ako sa bata. Hindi pa kasi nakikita si Angela. Demonyo, huwag niyo akong guluhin!
Pinatay yung mga magulang ng bata. Alam mo kung nasa si Madre Cecilia? Nandito na siya ngayon. Ano? Dumating siya agad-agad nang malaman niyang nandito si Angela. Oo, pero tayo nakakasiguro kung mapagkakatiwalaan yung Madre. Huwag kang mangamba. Maaari nasa panganib si Angela. Loblis po, saan pupunta si Angela? Dadali siya ni Madre Cecilia sa isang lugar na hindi siya mapapahamak ng kahit na sino. Oh, pero si Madre Cecilia? Si Madre Cecilia ay matagal nang kilala ni Angela. Wala nang mas mapagkakatiwalaan pa na bantayan ng bata. Oh, pero hindi niya nakita yung nakita. Ricardo, huminaon ka. Padre, ano ang pake ng inyong pagsusuri? Di ko tayo nakakasiguro kay Madre Cecilia. Ano ang pake ng inyong pagsusuri? Maghanap po ng sapat na ebidensya sa mga himala ni Angela Santa Ana. Nang sa ganun, makasiguro yung simbahan na nararapat siya itiklara na nabubuhay na santa. Pwes, tutukan mo ang iyong pagsusuri. Basahin niyo ulit yung sulat ng obispo kung gusto niyo. Pero hindi niya ba naisip na may mga diyako nang nagsusiklusyon dito? Tara! Huwag kayo sa akin!
Wala nang ibang kwarto. Pagtyagaan niyo na to. Ano? Nagugutom daw siya. May tinapay doon sa kusina. Bumaba kayo. Sa kaliwa. Pangalawang pinto. Sumunod na nga kayo sa akin. Hindi ako gutom. Mga akong titigan ng ganyan. Huwag po kayo masungit, lolo. Di ako masungit at hindi mo ako lolo. Di po ba lolo na kayo? Dati akong pare, hindi ako lolo. Dati po? Di na po mo kayo pare ngayon? Papa ba akong pare? Hindi po. Mukha po kayong lolo. Sabi mo? Kaya po ba kayo masungit dahil pinarusahan po kayo ng obispo sa kabila ng sakripisyo niyo? Tama na! Naiintindahan ko po kayo, Man Sandoval. Paano mo nilaban ang pangalan ko? May awa po ang Panginoon, Man Sandoval. Alam po niya na hindi po kayo na mabagay dito. May silbi po kayo sa mundo. Magtiwala lang po. Tama na! Tama na! Ingat po kayo sa apoy para hindi po kayo magpaso ulit.
Sino nga yan dito? Iho, tapos na ang papel ko rito. Ikaw, tapusin mo ang yan na simulan. Huwag kayong mag-alala. Andito si Angela. Tutulungan niya kayo. Angela, kagabi, matagal kong pinag-isipan ang mga sinabi mo. Aunawaan ko lahat. Maging mabuting alagad ang Panginoon. Manampalataya kayo sa Kanya. At hindi kayo magugutom. O mauuha. Yan lang ang kailangan ninyo. San Tumento! San Tumento! Benelo! Ni Padre, isa ako sa mga unang pinagaling ni Angela. Ibig mong sabihin, nasaksihan mo yung biglang pagyaman nila, Angela. Noong naman po, hindi naman ang papabayad ang mga Santa Ana. Pinag-umpisa lang naman yun nung dumating yung Madre. Alam mo, Padre, sa totoo lang. Pinagsabihan ko nga ang nanay ng bata tungkol sa Madre. Ayaw na mong narinig. Ayos mo. Nakita ko kung paano napilitin yung bata na manggamot, kahit pagod. Ang sabi ng iba, kaya daw sabihin lang sa konvento. Kasi may sinak na ng mga bata. At may namatay pa daw. Alam niyo ba kung saan bahay nagmula si Mother Cecilia? Hingi lang sana kami ng tinapay at... Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang pinagkaloob sa amin sa araw nito. Amin maging maayos. Aming salamat tayo sa iyong oras na ito at sa mga susunod pang araw. Sa utos ng obispo, pinadala siya rito para kayo iligtas. Sarap kumain pagsama-sama. Hindi dapat tinatanggihan ang biyaya, kapatid. Thank you.
Sapat na sa akin itong biyahin nito. Mag-iinit ka ng tubig. Tapos dalhin mo rito. Dali. Itatanong ko lang kung sana yung tungkol sa madre na dati. Diretsyon mo na ako. Wala akong panahong paghulaan sa'yo. Tungkol mo kay Madre Cecilia. Wala akong maitutulog sa'yo. Mawalang galang na po, ha? Pero hindi po ako akalis ito hanggang di ako nakakasiguro kung tama o mali yung hinala ko. Bakit ka ba interesado kay Madre Cecilia? Dahil kay Angela Santana. Kasi iniisip ko hindi salita sa pangangalaga ng madre. Narito lahat ang kailangan mo. Huwag ka nang babalik dito. Walang maniniwala sa'yo, Padre. Mag-ingat ka. Hindi nyo naman po kailangan pigilin yung gutom nyo. Kaya ko pa naman. Ayaw po ng Panginoon na nakikita kayo nahihirapan. Hindi nyo naman po kailangan mapusin. Ano ba gusto niyo?
Kailanman ay walang dumulog sa iyo ay nagpaampun. Huwag niya ang iyong tulong. Huwag niya ang iyong bumamagitan na iyong pinabayaan. Tala ng pag-asa mo, ako'y dumudulog sa iyo. Mabirhen, mga birhen, at aking ina! Narito ako sa iyong karapan na kasalanan at simbosan ng kalungkutan! O yan ang berbo ng katawang tao. Huwag mo si sa'yo ay nangangatang sa amin. Sa iyong kawa ay hindi mo. Amen.
Magandang umaga. Magandang umaga din yung padre. Sarang sana natin makausap. Ito ko saan mo, padre? Ito ko sa paggaling mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Kamusta ka? Mabuti naman, no? Bumulit na po sa dati ang lahat. Sa katunayan, mas mabuti pa po kaysa sa dati. Simula po nung nagtungo kami sa nakaangela eh. Lalo kong gumanap ang pakiramdam ko. Kaya ho, pagkatapos nun eh, bigla po ang mga paro yung simulang lakad katungo sa kanila. Ito po, paano pa mag-aalay? Ano naman bakay mo dito? Minsan po sa isang linggo, naiisipan kong pumunta. Nung una, hindi ko rin po alam kung bakit ako dinadala ng mga pako dito. Sa kalaunan, napaklasan kong hindi rin pala ako nag-iisa. Lahat kami pumupunta dito, mga deboto ni Angela. Lahat kami, buong pusong sinasamba siya. Para po ito sa nanay ko. Ikaw po. Para po kanina yung kandidato. Normal lang po ang nararamdaman nyo. Hindi nyo po kailangan pigilan, sabi ng Panginoon. Fabian. Bakit niyo po natanong? Parang may gusto sa'yo eh. Wala po. O baka ikaw may gusto. Parehas talaga kayang nanay mo. Puta siya, puta ka. Hindi ako puta.
Di ba gusto mo nung ginagahasakan mga sundalo? Tumahimik ka! Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Damit ko. Sundin mo na inodos ko. Ano bang binabalak nyo? Ba't kailangan nyo kaming guluhin dito? Huwag kang magpanggap. Hindi mo naman gusto magpare. Di ba dito ka lang dahil gusto mong takasin yung pag-alaga sa ina mo? Ino ka! Ha? Ina ka? Ano? Masarap bang malakit? Wala kang kwento! Wala kang sende! Nakakagalit ah! Paglaro sa mga bata. Gusto mo laro tayo?
Sino ka ba talaga? Humina ko na. Gaya ng sinabi ko noon, si Angel ay pinadala ng Panginoon upang kayo iligtas. Yun ka ba talaga? Isang misiyas na dakilang tagapagligtas? Miguel, hindi ako nagsabi, ikaw. Umalis lang dito! Ginugunan niyo kami dito sa seclusion eh! Hindi namin kailangan ng misiyas para mapalapit sa Diyos! Wala kang karapatan para sabihin yan, Miguel. Naiisip mo ba kami? Di kami sa yung tatag mo, kapatid. Malaki ang naitulong sa amin ni Angela. Anong klaseng pagtulong? Hindi niyo ba nakikita? Bakit niyo siya tinatanggil? Hindi dahil sa kanya. Hindi ko nakakayal pang tumagal pa dito. Kung hindi sila alis dito, ako ang aalis. At sisiguraduhin ko sa inyo makakarating dito sa obispo kung ano yung mga nangyayari dito. Marami ka lang isang kripi. Sandali na lang at magiging pari ka na. Isusugal mo ba ang lahat? Diba nga, iniwan mo ang babae pinakamamahal mo? Para sa ambisyon mo? Ano ang sinasabi? Si Elena, iniwan mo siya kahit alam mo mahal na mahal ka niya, higit mo sa sarili niya? Hindi ko sinasadyang iwan si Elena. Ginawa ko lang yun dahil tingin ko yun yung desisyon na makakabuti para sa kanya. Palagi mo bang ginagawa yan? Ang magdesisyon para sa iba? Sarili mo lang iniisip mo. Gusto ko lang si kayo eh. Gusto ko lang pong makapiling kayo. Tama si Angela. Samahan mo kami. Hindi mo kailangan gawin to. Kailangan. Mahirap ang pagsubok na ito. Sana pakayanan ko.
Tulungan sana ako. Si Angela, marami pa rin pumupunta dito. Maasang mapapagaling. Ay, basta kanila, ninakaw ang mga garapon. Naniniwalang mapapagaling sila ng likido ng Angela.
siya. Hinintay ko na. Amen. Sancti Michael, Arcangeli, depende Diyos. Siya ka ba talaga sa ginagawa mo, Padre? Kapahimik ka ba talaga ang sumong? Hindi ba mas gusto mo ang ulo? Dahil doon ka mas paisipe. Aminin mo na, Ricardo. Isinusuka mo na ang mga araw na lumilipas na walang nangyayari sa buhay mo. Tumahimik ka! Kung wala ito gusto mo, sumuha mo ka lang sa akin. Huwag mo kong baliktad ang demonyo. Mamamatay muna ako bago ipagbalik ang Diyos ko para sa'yo. Ah! Sumuha ka nilang sana, Padre. Kung nagkayang pumili ng tao, mas pipiliin niya ang kabutihan. Pipiliin ng tao ang madali, hindi ang mabuti. Ang mabuti para sa kanila ay ang makuha nila ang gusto nila ng walang kasamang paghihirap. Naaawa ako sa iyo, Padre. Sumamba ka sa Diyos na tamad at arugante. Pinabayaan niya kayo kasi ang alam niya, lagi niyong pipiliin ang tuwid at tama. Tingnan niyo ako. Ako ang kinalabasan ng malayang pagpili ng tao. Reclamos iram bendicem, gloramos ante bendicem, clamamos ores afflici, tegamos omnes en lupi. Carlo? Marco! Marco! Fabian! Kailangan natin umalis dito ang may oras pa. Nasaan na Carlo? Sumumpa ka sa kanya. Hindi siya ang Diyos natin para sambahin. Ang Diyos ang nagdala kay Angela dito at gusto niya sambahin natin siya. Angela, tama na. Nandito na ako, anak. Hindi kita iwan, pangako. Tingin mo ba? Ginagawa ko to lang dahil sa'yo. Sumumpa ka sa Panginoon ko. Siya ang nagligtas sa akin. Kung hindi ka magsisigbi sa kanya, wala ka na magsisigbi sa akin. Umalis na kayo dito! Ano bang inaantay niyo? Tumahan niyo na kami! Ano ba gusto nung mangyari?
Hindi. Bago na kami makapaglaban na harap-harapan sa Diyos nyo, gusto ko paring maging pari kayo at maging mabuting alagad sa Diyos nyo para dumami ang kampong ng Panginoon ko sa loob ng simbahan. At darating ang araw na hindi mo na malalaman kung sino ang peke at kung sino ang totoo. Wala nang atrasan yan, Miguel. Susuko mo na ba talaga ang pagiging pari mo? Yun ang kailangan para itama mo ulit. Gagawin ko.